Hello guys! Welcome back to my channel! Ito si Rooster guys! Ito, hinuli ko! Si Rooster ay hinuli ko! Ito guys, si Rooster ay medyo mabait na ito sa akin! Hindi na niya ako, guys! Pinapado sa binte! Dahil guys, ito ay inalis ko yung ano, yung matusok dito, yung nakatusok sa paa niyan. Yung tarid ba 'yun, yung tawag. Noon kasi to, palagi akong pinapado sa binte. Lalo na ako paglalapit sa mga ano 'yun? Sa mga hen ko. Unang ginawa ito kundi paluin ako. So, napadprep ako. Kahit nakalive ako sa Facebook, okay. Pinapalo ang binti. Ang sakit-sakit. Minsan may gas-gas. Ganon. So, baka ako matusok nito. Hindi ko sasama ko. Papatayin ko ito pag hindi tinusok niya ako. Binantayan ko nakahapon. Hinuli ko. Tinalian ko yung paa. So, next day, ano pa na naghanap ako ng lagari. So, baka nagtanong-tanong muna ako sa diyan sa kapatid ko sa Pilipinas. Paano ako mapuputol? Pwede pa yung clippers. Ano ba yun? Yung cutters na pang kahoy o ano? Hindi daw kasi lagari daw sa bakal. Nasawa ko, hindi naman nag-response pag natanong ko. So, naghanap ako. Binantay akong pumasok sa trabaho yung asawa ko. At hanap ako doon. Nakakita ako. At ito, dahil nakatali ito, nung pinutol ko yung ano nito, yung tarid sa paa, hindi ko mano, baka inakapitan ko yung ganito niya, baka ko tusukain. Ano, bigat oh, bigat. Yun nga, tinali ko muna yung dalawang paa nito, bago ko nilagari yung tarid ba yun? Yun. Ayun, natanggal ko yung dalawa. Sabi ko, ano naman, okay na siya. May counting bleed lang na kaunti. Kasi nasagad sa pagputol ko. Pero, ayan, okay na siya. Hindi na niya ako hinahabol. Kasi ako hinahabol talaga dito ng todo. Araw-araw, once na mapunta ako dito. Mapalapit ako dun sa mga hen ko. Ayan, hinuli ko siya. Kasi nga, pakita ko sa inyo yung paa. Wala na siya. Makatukain. Wala na siyang ano, nakatusok dyan. No? Dahil nga inano ko na, pinutol ko na magkabila. Huwag mo akong tutusukin ha. Wababa ko na nga at baka ako tukain. Guys, papakita ko yung ano. Yung pinutol ko. Init. Kaya ako nakasombrero. Pag nalabas ako ng bahay dito, nagkasumbra ako sa sobrang init. Nasunog na itsura ko. Sunog na dahil summer dito, sobrang init guys. Hindi ako matagal sa initan. Ito guys, yung ano, oh. Nakikita nyo. Pakita ko sa inyo. Ito guys, ito guys yung napinutol ko sa, ano niya, sa binte. Ba yun? Yan nga sabi ko sa inyo. Yan, ilagari ko yan. Oh. Ganyan pa lang siya. Lalo na kung lumaki pa siya masyado. Talagang mahaba yan. Kasi bata pa yung tandaan ko na yan. Hindi pa gano yung matanda. Yan. Ito yung ilagari ko. Yan. So, ito naman yung aking mga sisiw. Ito yung regalo ni Dian sa akin ng mga sisiw. Malalaki na sila. Ayan. Kaya nandito yung dalawang ito. Ay, pag tinitibira ni Rooster, pinapupul yung kanilang mga balahibo sa bak. Nagkakasugat sila, guys. So, sineperate ko sila, yung dalawa na yan. Na manok na yan. Sineperate ko sila. Para hindi sila masugatan yung likod.
Pahil ko muna kan tumubo yung mga bumalik sa dati yung kanilang mga balahibo. Ayan, ito sila oh, tanghalin tapat, nandito yan ang natupag ng aking mga manok. Bibigyan ko sila ng pagkain at sinetcheck ko yung tubig nila dahil summer, masyadong mainit. Yung nandito yung ani mo. Yun yung malapit ng mangitlog. 6 months na yata yan ngayon. Yan. Doon sa ilalim. Nagsama-sama ko na yan. Yung puro black na yan. Na manok. Ang lahi kasi yan ay Americana. Yan yung lahi ng manok na yan. Americana siya. Yan yung nakalagay sa... Doon sa lagayan ng mga sisiw nung binili na... namin yung ano nakalagay Amerikana ang pangalan yung lahi yan talaga yung pinili ng asawa ko kasi ayaw niya yung parang orange na ano kasi ano daw madaling makita ng hawk ito eh, mas okay na daw itong black yan kinukulong ko sila dahil baka mamaya ano may gumala na wild animals. Ayan, baka maubos. Ay naku, ang hirap pa naman mag-alaga ng ano, sisiw. Matagal, ilang buwan bago yan, ano, alagaan. Ayan. Mabagal mangitlog ang mga manok ko ngayon dahil summer, mainit. Siguro yun ay mag-itlog ng madami. Pag magsasalos magano to. Pag lumaki to lahat, yung mga sisiw ko na to, mga 3 buwan pa mangingitlog na yan tapos yung isa mga yung or next month mangingitlog na yung 6 pirasong malaking itim kasi mas nauna yan eh yung dati kong manok mabagal siya tamad silang mangingitlog kaya sobrang init guys hindi, kahit tao dito hindi kayang init pag summer yung mga tanim ko hindi siya nagbunga yung kamatis yung ganon. Nagbunga may mga mga pepper pero namamata na ano sila nagiging tuyot yung parang nagiging kulubot yung bunga pag nagbunga na tapos ganon. Tapos yung mga kamatis ko ayaw magbunga dahil nga sobrang init. So next month after pala ng summer yun magtatanim naman ako ng mga veggies na pang ano, mga fall to winter. Mga leaves, mga ganyan. So, yun yung garden ko. May kaunting bunga naman yung talong dyan at okra. Hindi lang makita kasi malayo ako. May bunga dyan yung talong. At may isang kamatis yata. Yung talong ang nagabunga at okra. Madami ko na rin nakuha ang okra, hindi ko lang na video. Pinangalis ko na yung ibang ano mga tanim. Mga green beans at zucchini kasi ayaw magbunga dahil sa sobrang init. So, kapalitan ko yan guys, yung mga tanim na yan. Yan, nalinis ko yung garden kanina. Nalagyan ko ng ibang ano tanim ngayong after ng ano, ng summer. Katulad ng mga ano, mga carrots, radish, yung mga spinach, cauliflower, yung mga ganyan itatanim ko. Para hanggang December, may maani ako. Yan yung mga manok ko. Ayan, may tubig sila dito kasi nga hindi pwedeng wala dahil sobrang init. Kaya tinitsay ko sila tuwing tanghali. Kawawa naman kasi kung hindi ko puntahan dito. Baka mamaya mamatay sila sa uhaw, sa init. Ayan o. Oh. Ito yung libangan ko dito para malibang yung utak ko. Siyempre wala naman akong ibang pamilya dito. Kaya ako yung nag-aalaga at nag-guide na lang. Pag nasa school yung anak ko kasi mag-isa lang ako dito sa bahay. Ayan o oh, guys, ito yung ano. Hanggang dito na lang yung video ko. Yan ang update ko kay Roster. Ayan o oh, yung tarid niya. Yan guys. Okay guys. Thank you for watching.
See you on my next one. Bye-bye.